What's up mga kabanyuhay? Nandito ngayon tayo sa Polo National High School at katatapos lang po natin magbigay ng seminar. Gusto niyo bang malaman kung ano ang ginagawa ko kapag ako ay nagbibigay ng seminar? Panoorin ninyo ito. Let's get it on! Let's go, Banyuhay! Banyuhay! Basta Banyuhay, mabilis lang. Sir, ang start, pakiramdam, ginawa natin yung dalawang activity.
nakaka-relax. Salamat po. Doon sa unang kanta natin, di ba? May tatlong mga mahalagang salita tayong paulit-ulit na binabanggit. Pwede bang magbigay ng isa? Classmate, yung nandiyan sa dulo. Ano? Pili lang ng isang salita. Payapa. So, napakahalaga po ng, ng kapayapaan. Paano natin yan maiuugnay sa ating trabaho bilang mga guro? No? Mahalaga po na hindi tayo lumilikha ng away o ng gulong sa paaralan. Kaya ingatan po natin yung pagiging marites natin. Yung pagmamarites natin, tapos pag alam niyo, pag-share ninyo sa mga guro. Ganito lang kasimple. Kung wala tayong masasabing maganda, manahimik na lang tayo. No? Kasi minsan, ang iniisip natin, nag-share lang naman ako ng opinion ko ah. Masama ba yun? Diba? Pero pag alam natin na makakapag-cause ito ng sama ng loob, playmik na lang tayo. O kaya naman, kung meron tayong pagkukwentuhan, wala namang problema. Siguraduhin lang natin na ikausap natin, hindi niya isi-share yun sa iba. Diba? Kasi nga, mas maganda yung may payapa eh. May kapayapaan sa puso natin. Mas masarap pumasok sa trabaho, diba? Pag wala tayong kagalit. Magbigay ng isa pa, ng salita. Yes, ma'am. Sa tatlo yun. Tatlo yun, diba? Yung unang kanta. Ayan, pag-ibig. Alam nyo, maraming guro ang nagsasabi na kulang tayo sa sahod, pero marami tayong trabaho. Yung trabaho ng DOH, sa ating pinapagawa. Yung trabaho ng barangay, sa ating pinapagawa. No? Ang dami nating reklamo. No? Pero, higit sa lahat, dapat yung tandaan, bago kayo mag-exam ng pagiging professional teacher, nagdasal kayo kay Lord. Sabi niyo, Lord, sana makapasa ako. Pangarap ko talaga maging teacher. Kasi mahal na mahal ko yung mga estudyante. Diba? Dapat palagi nating maalala yung dahilan bakit natin ginustong maging guro. Yung pag-ibig sa ating mga estudyante. Yung pag-ibig sa ating lipunan. Yung ating kagustuhan na makalikha tayo ng mga estudyante na magmamahal sa ating bayan, na magiging bahagi ng pagpunlad. Diba? So kapag napapagod na kayo sa dami ng trabaho, isipin ninyo yung pag-ibig na yan. Yung dahilan ng lahat. Pag-ibig ang dahilan ng lahat. O magbigay pa ng isa? Yes. Malaya. Ha? Malaya. Malaya. No? Napakaswerte natin sa totoo lang sa DepEd. Napakaswerte natin kasi nung nagkaroon ng pandemya, yung iba nawalan ng trabaho, tama? Yes. Yung iba talaga nagkautang-utang. Yung mga negosyante nagkabaon-baon sa utang. Naluging negosyo, nawalan ng trabaho. Pero yung mga teacher, malaya pa rin tayo na nagagawa yung gusto natin kahit nasa bahay lang. Online teaching. Malaya ka ba? Oras-oras ba pinabantayan ka ng head mo? Oras-oras ba binabantayan ka ng principal mo? Chine-check ba nila per minute? Ay, check mo lang anong accomplishment mo nung alas 7. O alas 8 na anong accomplishment mo? May ganun ba? Wala. Ibig sabihin, malaya tayo na nagagawa yung gusto natin. Noong nagkaroon ng pandemya, hanggang ngayon. No? Kasi ganito yan eh. Happiness is a choice. Ang kaligayahan ay nasa iyong pagpili. We will always choose to be happy. We will always look at the brighter side of life. Hindi puro reklamo. Oh, bakit ganito? Bakit ganyan? Kulang ang ganito, kulang ang ganyan. Pero nung nagsisimula ka pala, no? Panayang gasal mo kay Lord na sana teacher ako. Pangarap ko maging teacher. Kasi gusto ko makatulong sa bayan. No? Puro ka bayan, tapos nung teacher ka na. Diba?
Isipin niyo mga anak. Mga anak ko. Ano yung estudyante? Nasanay ako. Isipin niyo mga kapatid. Di ba? Kung papansinin niyo, unti-unti naman ginagawa ng paraan ng gobyerno yung sahod natin, di ba? Di ba, per tranche, unti-unti tumataas? Okay? Kasi, tignan nyo to ah, sabi natin stress management, gusto nating matanggal yung stress. Pero, isip ka naman ng isip ng ikaka-stress mo. Wala ka naman talaga dapat maging problema. Binibigyan mo ng problema yung sarili mo. Di ba? O sige, tignan natin to. Sige, ngayon lang ulit ha. Salamat po sa inyong panonood at kung sa tingin ninyo ay nais din po ninyo na magkaroon ng mga ganitong klase ng seminar, ay huwag po kayong mahiya na magbigay ng comment sa baba. Please make a comment. Tapos tignan po natin kung kakayanin ng ating schedule, no? Mapaunahan na lang po, first come, first serve. Sa mga magpapabook ng mga seminar, ang mga paksa po na palagi kong natatalakay ay una ang stress management workshop. Ngayon po, nagbibigay na rin ako ng gender sensitivity, nurturing gender sensitivity through teaching. Ayan, nagbibigay po tayo ng team building, leadership training, at higit sa lahat, yung ating basic integrated theater arts workshop. Teacher as an artist. Ayan, kaya naman po, ano pang hinihintay ninyo? Please, don't forget to like, share, and subscribe. At i-hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Maraming salamat po, Kita Kids!